magsitayo na po ang lahat. Napuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Sinawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsitawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Sa aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ang liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nakita ng Panginoon nalabis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y, si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito.
Pagkaraan ng isang linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng isang linggo, bumaha nga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang Puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y narinig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Puon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amata ko'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. At isa sa kanila ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat-ingat kayo. Ilangan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ng ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayo ng dalang tinapay, kaya siya nagsabi niyon. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghahati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000?
Ilang bakoy ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol ng malalaking napuno, na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating unang pagbasa, tila gusto sabihin ni Jesus, napakabilis nyo namang makalimot. Sinaysay ni Jesus sa ating ebanghelyo na akala ng mga alagad, nagagalit si Jesus sa kanila kasi sinasabi niya na baka wala, isa lang yung dala nilang tinapay, kulang. Pero pinaalala ni Jesus, bakit yun ang iniisip nyo? Ang bilis nyo namang makalimot. Yung 5 tinapay, nakakain ng 4,000. Yung 7 tinapay, nagawa kong pakainin ang 4,000. Ang bilis nyo namang makalimot. Minsan no, din sa ating buhay Kristiyano, may mga panahon na mabilis tayo nakakalimot sa kabutihan ng Diyos. Ang bilis nating kalimutan kung paano tayo ginabayan ng Diyos, lalo na sa mga unos ng ating buhay. At pag may dumating na problema, para tayo nawawalan ng pag-asa. Minsan, mabilis din tayong makalimot. Magandang paalala ho sa atin ang Ebanghelyo na laging tandaan ang kabutihan ng Diyos sa atin. At ang kabutihan ng Diyos sa atin ay patuloy nating ipahayag para hindi natin malimutan. Patuloy na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa atin para hindi tayo makalimot na lagi tayong pinababayaan, lagi tayo sinusubaybayan ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga ho, ang santo ho natin ngayon, si San Cirilo at San Metodio, magkapatid, ay ipinahayag ang mabuting balita ng Diyos. Yun po ang kanilang naging kontribusyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sila ho ay walang sawa ho na nagpahayag ng mabuting balita. Walang sawa at walang kapaguran na ibinahagi ang kwento ho ni Jesus sa iba. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano ho ngayon. Nayakapin din po ang misyon na ito sa panahon ngayon na ang kwento ho ng ating Panginoong Jesus ay ibahagi po natin sa ibang tao. Ang kwento ng kanyang, ang ating pananampalataya sa kanya ay ibahagi natin. Ikuwento ng ang ibang tao ay lumapit din sa mahal ng Poong Jesus Nazareno. Ng ibang tao din ay magkaroon ng pananampalataya sa kanya. Ikuwento ninyo ang iyong kwento ng pananampalataya. Huwag kang mahiya sa pananampalataya mo. Huwag mo ikahiya na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay deboto. Ibahagi mo ang iyong pananampalataya sa iba. Lalo-lalo na siguro sa mga nanay dito, sa inyong anak, sa inyong pamangkin, sa mga lolo o lola din sa inyong apo, sa mga kakilala at kaibigan na nawawalan ng pag-asa, ipahayag ninyo ang mabuting balita ng Poong Jesus Nazareno sa kanila. Ang balita ng pag-asa, ang balita ng pagmamahal. At yung pagpapahayag din natin, hindi natin napapansin, ay lumalalim din po ang pananampalataya ng isang taong nagpapahayag nito. Mas lalo siya nagiging aware sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Kasi yung kwento ng pananampalataya niya, ang kwento ng kanyang ugnayan kay Jesus, patuloy niyang inuulit, patuloy niyang inaalala sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi, hindi siya nakakalimot. Hindi nakakalimot sa kabutihan ng Diyos.
ang taong nagbabahagi ng mabuting balita. Kaya ho, magandang paanyaya sa atin ito sa araw na ito bilang mga Kristiyano na sa ating pagpapahayag, pagbabahagi kay Jesus, hindi rin natin nalilimutan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ko, minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban at tayo'y Kanyang pagbigyan. Ang ating itugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway, maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Mga langit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay atid mo sa amin.
tunay at matindi, hindi nagmamaliw. Dininig sa duwa ang buong nilikha, pinunang aliw ang abatang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sadya matupad sa gawa ang iyong salita. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin malaya't matindi, hindi nagmamaliw. Amen. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari na niyo pong dalhin dito sa simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalamang hapon ng misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Methodio, ay pagtibay nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan, sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.